Hi, this is Kuya Dev. Konting prelude muna to season 3. Kasi I recorded an episode but medyo napahaba. So I had to break it down into 3 episodes na lang. So those 3 episodes will be about my own journey into the tech industry, coming from the electrical engineering or power industry. So, yeah, heads up lang na yun nga, pinutol ko siya into 3 episodes. So, this will be the first part of my journey into the tech industry. Hope you enjoy it. Hi, hello, and welcome to the third season of the Kuya Dev Tidbits podcast. I am Rem and I am your Kuya Dev. And finally, nagkaroon na ulit ako ng oras na mag-record. The past few weeks have been very hectic and eventful. Lalo na nagbubukas na uli ang economy at medyo umuhupa na ang COVID. So medyo masaya, malungkot ang mga pangyayari, depende kung saan panig kayo ng history. But I won't talk about politics here and I will avoid that. So for this episode, minabuti ko na sigurong ikwento ang isang bagay na marami nagtatanong sa akin na actually before pala ako mapunta ron, ito yung isang kwento na akala ko nag-asawa na yung mga tao, kasi nga before the pandemic, during meetups madalas ko tong ikwento eh, halos every meetup na feeling ko nag-asawa yung mga tao, na I forgot na during this pandemic at nung binuo ko yung Tech Career Shifter Philippines and of course Kuya Dev, hindi naman lahat kayo naka-attend ng mga previous meetup namin. And yun nga, marami nagtatanong kung paano nga ba daw talaga ako nakapagsimula as a software developer or web developer. And you know, a career shifter pa. So this will be my dev career shifting story. Medyo magiging mahaba to, depende kung saan ako abutin ng kwento ko. Iba-ibang sa mga meetups, hindi naman pare-pareho rin yung pagkakakwento ko eh. Depende sa mood, no? O kung may oras. But since this is my own platform, siguro pwede nating habaan, di ba? Sana di kayo mabore. So, basically, mula pa nung pagkabata ako, sobrang fascinated na ako ng computers and software in general. Actually, I remember even in grade 2, parang binigyan kami, yung club ko ng grade school, from grade 1 to grade 3, hanggat maaari, computer club eh. Diba? Required kami na magkaroon ng club. And I always chose to join the computer club. Una, syempre, dahil laro-laro yan eh. Diba? Computers yan eh. This was back in the day na family computers pa lang yung sikat and SNES. But back then, dun sa computer club, we were allowed to use the computer lab. This was in St. Joseph's College. And yung binibigay sa aming parang yung computers nun, sobrang luma na sobrang relic na kung ano nyo ngayon, kung makikita nyo ngayon. Dahil it uses a disk drive. Ngayon, di ba, parang USB na yung gamit, USB sticks.
dati it used a diskette, a disk drive, for a diskette na yung floppy disk na ganun kalaki, yung kulay black. Tapos may tape sa loob na ano. And from there, ipapasok namin sa computer, tapos ilalock mo pa yan eh, para hindi lumabas eh. Tapos, we can play games through those diskettes. And it really, you know, it really fascinated me na, no, keyboard sa harapan ko, nakapaglaro ako. Kahit na sobrang ano lang yun, black and white lang na DOS game na, ewan ko, ano ba yung tawag doon? May tumitira-tira lang ng ganun. Tapos, buong oras niya lang yung gagawin niya, maglalaro lang kayo. Then, you know, as I got older, I finally got, or our family got our first personal computer. That was, I think, back in high school. And from there, sobrang, ayun na, bumukas na yung, ano, yung fascination ko sa computers. Sobrang kinakalikot ko yung computer na yon. Hindi ako mapakali na basta lang gumamit. Gusto ko na, ano yun, gusto ko yung malaman kung paano ko ma-customize yung look, ganun, paano makagawa ng simple scripts. Then, when I was graduating nung high school, sumakto to sa ano eh, sa crash ng ano, sa tech crash of the late 1990s. Yung tech bubble na nag-burst. And a lot of tech companies really went under. I think that was around, yeah, late 1990s, around 1999, 2000, 2001. And, yun nga, I was graduating. Actually, third year tayo, ano, diba, sa Pilipinas. Third year pa lang dapat pagka nag-a-apply ka for college, third year mo siya sinisimulan eh. Hindi naman fourth year. Parang yung fourth year, wala na yun eh. Wala nang bearing sa college. Maka-graduate ko na lang, okay na. But by third year, doon, naghahanda na, di ba? And I was really inclined to, ano, to pursue a computer or a software-related na course. But of course, I was young. Mga ganung panahon, you really don't know. Medyo may takot. Lalo na, yun nga, the tech bubble happened. Or the tech bubble burst. So, nung nag-a-apply ako sa Ateneo, and, you know, andyan yung brochure, tapos tinatanong ako ng tatay ko, ano daw ba yung gusto kong course? Natatakot ako sabihin na gusto ko ng computer science. Or kahit anong tech nga lang eh. Meron pa yung tech management technology yata. Parang may ganun pang course dun eh. Basta anything related to tech. And pinahapyaw ko yun sa tatay ko na gusto ko medyo ano, IT, sabi ko. Tapos, you know, actually, this is even prevalent until now na sinabihan ako ng tatay ko na walang pera sa IT. And at that time, I really wanted someone to tell me to tell me na sige, okay lang yan. I-pursue mo yan. Yan ang gusto mo eh. Parang ganun. Huwag ka matakot. But those are the words na narinig ko sa tatay ko na walang pera sa IT. Ito na lang kunin mo. So, that really, I never admitted this to my dad, but that really hurt me. Na, ayun nga, I was hoping na sana supportahan niya ako na doon sa gusto ko. But well, siya naman magbabayad ng tuition ko. It was, you know, hindi mura ang Ateneo, so wala akong nagawa, di ba? And, you know, I pursued
Actually, tech pa rin naman yung ano ko eh. Yung naging kinabagsakan ko. Although, more on ano eh. Less on the software side eh. Ang kinuha kong course is ECE. It was Electronics and Communications Engineering for those who aren't familiar with it. But it wasn't something that I enjoyed, ECE. From the very, very start pa lang, hindi ko siya gusto. My dad was an electrical engineer, so may bias din doon. And I don't really, you know, although sinabi ko na nasaktan ako, hindi ko naman sinasabi na sinisisi ko tatay ko na doon sa nangyari. Kasi I understand, you know, looking back, na alam ko yung naging circumstances nung panahong yun eh. Dahil ako rin mismo nung panahong yun, sobrang takot dahil nga doon sa tech bubble na nangyari. And, you know, I understand. Ganun ang nangyari. But, you know, sana lang, you know, kahit pa parang nasuportahan, but, ganun eh. So, yeah. Napunta ako sa ECE. And, okay naman, first year, okay naman, I was cruising. And, one thing about college is parang, ito, walang halong yabang. I was really above average in math and in other subjects sa high school. And I'm the type of person na tulog sa klase, but I could, you know, I could still get decent grades sa mga exams and quizzes. But pagdating sa college, parang nabubura yun eh, ang kulit eh. There's something about college that, you know, that erases those, ano, those, parang may naiiwan yung brain cells mo sa high school. Maybe because na-intimidate din ako dun sa mga klase ko, or maybe because dun sa culture ng Ateneo na I never really felt that I fit in ako dun sa culture. Sobrang, ano, culture shock siya eh. Na nanggaling ako sa high school na I was from Marist High School, and kung hindi kayo familiar, it's an exclusive school just for boys. So puro kami lalaki doon. Although nagsimula ako doon from grade 5 hanggang gumraduate ako ng high school, pero before ako lumipat ng Marist, I studied in ano, in co-ed institutions. Pero pagdating sa Marist nga, all boys na. Which kinda really affected my, ano, my social skills. So, pagdating sa Ateneo, bukod sa ano doon, sobrang high class na mga tao doon, you would have to coexist na with the opposite gender. So, sobrang nahirapan siguro ako. I think. Medyo, syempre, medyo vague na rin yung memories ko nung panahon na yon. But it was really a struggle. That's the one thing that I remember. Na I really struggled. Lalo na, ano, you're a teenager, raging hormones, and first time ko na parang mapag-isa na hindi ako yung parang first time ko mag-commute papunta ng ano ng school, and parang yung may sort of independence na hindi tulad sa high school na talagang rigid yung program, yung culture, and you know, everything else. Sa college, ikaw na bahala eh. Talagang nung ano, sinasagad ko yung mga cuts ko eh, or absences eh. You have a certain amount of absences or cuts, and madalas sinasagad ko yun. Kasi, ayun, newfound freedom eh. So, I didn't know how to handle that. And, you know, naghalo-halo na,
yung pressure kasi mga sa course ko, it was an engineering course. Actually, it wasn't an honors course, I think. Kalimutan ko na. I don't think so. But still, sa Ateneo, parang siya lang yung course sa Ateneo na engineering na may board exam. Siya lang yon. Parang, tsaka pang third batch lang ata kami nun. Na sobrang bago lang rin ng course. And medyo maswerte rin ako na napunta ako sa engineering dahil it kind of softened the blow nung culture shock. Kasi as opposed to the other schools and other courses, mas onti yung high class dun sa engineering. Most of my classmates were young people from the provinces. Mayayaman, yes. But hindi mo mahalata. Pag galing sa province, they have that humility. Hindi ko alam ba't ganito sa Manila. Pag mayaman, alam mo eh. Pero sila, may mga mayayaman na hindi mo halata. And, of course, dahil engineering, marami rin mga scholars from public school, from science high schools, na sobrang gagaling. And I think I felt really, sobrang intimidated and sobrang inferior. Yung inferiority complex ko lumabas. So, layo na ng kwento ko. Pero sige, bear with me. Total, ginusto nyo naman to, tinanong nyo. So, full na to. The full story of how I got into tech. Or into becoming, a full-fledged web developer. So, ayun nga, nasa Ateneo tayo. First year, okay, sige. May mga adjustments. Kinaya. But I wasn't really enjoying my course. Yun nga. But I didn't really realize then. There were times nga, di ba nga, hindi ako pumapasok. And sinagad ko talaga. But ironically, most of the time, pagka di ako pumapasok, nandun ako sa library. Hindi para magbasa ng books, ah. But nandun ako sa computer lab. And I was trying to learn my first steps towards web development. Back then, hindi pa siya, hindi pa ako aware kung ano siya. Kung ano ba talaga tawag sa kanya. Alam ko lang na I wanted to explore creating websites. Kasi naiingit ako, doon yung kasikatan ng GeoCities, Lycos, tapos I was even in high school, adik na adik ako dati sa MIRC. Grabe, nahala tayong edad ko. But, ayun nga, MIRC, I was trying to learn, trying to find a way to create bots. Kasi sa MIRC, may mga parang actually, lalo na sa mga younger generation, MIRC is like chat room, para siyang Discord. May mga channels din. But those channels are temporary. Kumbaga, pag walang tao dun sa channel, mawawala yung channel. And anyone can join without registration. So, para siyang anonymous, marami doon anonymous na users like me. Hindi mo kailangan mag-register. Pasok ka lang, then chat doon sa room. And I wanted to create my own community. Doon pa lang, parang gusto ko na magbumuo ng community ko. And the only way to do that is to have your own permanent MIRC channel or IRC channel. And you can't do that without a bot.
Ang gagawin kasi ng bot, ano siya, lagi siya naka-login sa MIRC. Then, andun lang siya sa channel mo. So, siya yung magsisilbi na at least last user standing dun sa channel mo para di siya magsara. At pagka yung, siya yung una kasi doon, pagka siya yung unang, kung sino man kasi yung unang mag-create ng channel o pumasok sa isang channel, automatically may create yon. Kung sino magpunta doon, automatic nagiging moderator eh, or admin. So, lalabas, admin siya. Admin yung, ano mong yun, yung, yung bot mong yun. And dahil hindi siya nagla-log out, nagiging permanente yung channel. And you have power of that, or you have the authority dun sa channel na yun, dahil ikaw yung may-ari ng bot. So I wanted that. There were other ways, of course. I could have, you know, bought my own bot. But, or chat bot. But I didn't have the money. You know? I was, tawag dito. I was studying in Ateneo, but hindi naman ako yung mayaman. We just, ano, kaya lang namin na magbayad ng Ateneo. But not really, because may, ano naman, may college plan naman kaming ginagamit. And I think we were just paying around 50% of the tuition, if I remember correctly. So sagot na ng, ano yun, yung the rest ng college plan. So it wasn't really that, ano sa amin, ganung kamahal. But yeah, I didn't have that the funds to buy my own bot for MIRC. So I really wanted to create my own, or you know, at least download something and install it. And I tried that sa sorry sa Ateneo. Although panahon kasi na yun eh, ano eh, yung panahon ng mga dial-up eh. Sobrang bagal ng internet sa Ateneo yun noon, tapos andayan yung pang gumagamit. Hindi pa uso yung fiber. Wala. Actually, di pa yata na yung invento noon. Wala pang DSL from what I remember. So, sinubukan ko. In-install ko sa isang computer sa Ateneo. Sa mga computer lab nila. And lo and behold, dahil nga mabagal, ganun din, na-install ko nga, nakagawa siya ng chatroom. But eventually, nag-drop siya kasi nga napuputol yung internet sa Ateneo. So, eventually, ano na siya, tinigil ko na yung kalokohan na yun. And I instead, na-fascinate ako sa mga, ano, sa mga online forums. Na tulad ng Atenista.net, GreenArcher.net, I think, at saka payups.com. That's eventually pati pinoyexchange.com. And I wanted my own rin. Kasi nga community. I wanted my own community. And I created one. At least doon, nag-succeed ako. Naka-create ako ng community for my high school. For alumni and students of Marist School. So, doon ako nagsimula. PHP, BB pa lang yun. Ganun. So, yun. Doon ako nag-absent-absent ako dahil doon. Then, I tried to learn how to design, you know, yung CSS and a little PHP. And then, eventually, yun. Nabuo ko talaga yung community na yun for my high school. Then I started my own blog. Actually, di pa pala. Actually, oh, GeoCities. Nag-vlog na ako nun. Using GeoCities nga. Then yun nga, dahil GeoCities siya, di ko na-explain ko ano ang GeoCities. It was a free web host by Yahoo.
Yahoo pa yung sikat na search engine nun, hindi pa Google. Paano pa lang yung Google nun. But, you know, they offered free web hosting and I created my blog, yung my first blog in GeoCities. Hindi ko na matandaan yung kung ano yung pinilalagay ko dun eh. But, yun, first year, ganun na ginagawa ko. Second year, mas lumala. Dahil second year, not only did I skip classes to try to learn web development, I also pagka wala ako sa klase dalawang lugar mo lang ako makikita, either sa computer lab, any of the computer labs sa Ateneo, or sa basketball court, because I sinagad ko talaga yung basketball. I love to play basketball. Karamihan naman sa ating mga Pinoy mahilig mag-basketball, and I was one of those. Sobrang na-addict ako. And yun nga, mamimili ka lang kung hahanapin mo ako sa covered courts or nasa isa sa mga computer labs. Pero yun nga, looking back, I didn't realize then na sana nag-shift ako. Kasi hindi ko man lang na-realize na ito talaga yung gusto kong gawin. Kasi I was spending a lot of time trying to learn this particular thing that I really loved, that I had the passion for. Minsan umuwi ako ng madaling araw, alas 3 na madaling araw. Kasi pupunta ako sa internet cafe to continue my studies. Ang ginagawa ko lang kasi madalas, parang titignan ko yung isang website na gusto kong, parang natripang kong kopyahin. Tapos, titignan ko yung code nila. Yung view source, di ba? Right click, view source. Wala pang noon. Wala pang dev tools. Sa pagkakatanda ko, wala pa. Oh, baka di lang ako aware. Sa Internet Explorer yung gamit nun eh. So, right click, tapos tag dito, view source. So, yung view source na yun, doon ko binaaral yung gusto kong makita. Hindi pa nga masyado CSS. Ano pa yun eh? TRTD pa yun eh. TRTD, tables, ganun pa yung layout nun eh. Hindi pa masyado yung CSS eh. And I even dabbled in medyo basic JavaScript. Hindi pa siya ganun kagandang gamitin dati. Ang hirap pa niya intindihin. But yeah, ganun ako nagsimula talaga. And yun nga, inaabot ako ng madaling araw na it got to a point na talaga nagagalit sa akin yung mga magulang ko. And they thought na nakikipagbarkada ako. I was afraid to admit na actually may inaaral ako. Nag-aaral ako. Di ba parang, di ba? Parang labo, di ba? Natatakot ako sabihin sa magulang ko dati na nag-aaral ako. Hindi ako nagloloko. Akala nila parang naglalakwatsa or something. Hindi nila alam na nandun lang ako sa isang internet cafe trying to learn things that interested me. But of course, may consequence yan. Dahil hindi ako mapasok, a lot of my subjects suffered. Yung grades ko. And ito, ito ironic. Yung isang major subject ko, electrical circuits 1, binagsak ko siya not because I failed any of the subjects, any of the exams or the quizzes. It was because nagpa-program yung prof and hindi ko nagawa. Nakakatawa kasi here I was trying to learn how to do web development, but I wasn't able to fulfill that project, that final project, as hindi ako nagpasa.
the project was to create a program to solve linear equations. Actually, ano bang tawag doon? Three variables, three equations, three unknowns. Parang ganun yung problem. I'll get back to this later, but yun yung problem. So we had to write it with C, the C programming language. But prior to that, hindi kami tinuruan how to program in C. And we didn't have a preparatory project na magtuturo sa amin how to program. Even in high school, yung mga subjects ko nung high school, yung computer subjects ko sobrang babaw lang rin eh. More on, Microsoft Office, Windows 3.1. The pinaka programming na namin noon is QBasic. And it was very, sa pangalan pa lang basic eh. May go-to pa. So, nung pinagawa sa amin yun nung prof namin, actually, yung prof namin yun, hindi nga siya ECE or electrical eh. And he was a computer engineer. So it was understandable na ganun yung ipagawa niya for a circuits class. Makaka-relate dito yung mga EE and ECE na siguro hindi dapat ganun yung pinagawa niya, but a large portion of our grades depended on that computer programming na project. And back then, sobrang natakot ako. Natakot ako kasi parang hindi ko to kaya. Ganun yung naging reaction ko dun sa project. Sobrang hindi ko to kaya, so hindi ko na lang siya gagawin. I didn't even attempt to write or to learn to create or even to get a book of the shelves of the library and to try to figure out how to do this. Yung requirements niya, kailangan gumamit pa ng C pointers na hindi ko maintindihan. Tinry niya in-explain eh. Tinry niya explain sa isang class namin eh. Class session eh. Kung ano yung C pointers. And I couldn't really understand what was happening. Sobrang natakot ako. And yung naging defensive mechanism ko is to tawanan ko siya and to actually avoid that project. And what did I expect? Bumagsak ako because of it. And it was my first failure sa buong buhay ko. And yun nga, ironically, it was because of programming, of software. Na, medyo nakakatawa rin yung buhay maminsan-minsan eh. Mga ganun na bagay man lang. So, because of that, syempre, mababa yung moral ko. And it was a major subject. At ECE, sa Ateneo, kakaunti lang kayo, you can only take it again the following year. So, dun pa lang, parang delayed na ako agad ng 1 year. So, hindi ko alam paano ko i-handle ng mga panahong yun. Parang, anong nangyari? Mas lalo pa akong lumala. Instead of it being a wake-up call, mas lalo pa akong lumala. Yun yung naging hindi pa ako sanay sa mga ganung yung paano i-handle ang failure. So, instead of, yun nga, magising ako, and parang, ayusin ko na yung buhay ko. Hindi mas lalo pa ako lumala. So, sa second sem, mas lalo ako di pumapasok sa mga klase ko. And,
Ayun, ganun din. Either nasa computer lab ako or nasa basketball court. And bumagsak ulit ako. This time, chemistry naman. Yung chemistry na yon dahil irregular na ako agad, I didn't know anyone doon sa class na yon. So, sa klase na yon parang wala ata akong kinausap or something. Parang, I'm an introvert kasi. I'm an introvert and I had very severe social anxiety noong mga panahong yun. And, you know nga, you didn't know who you were pa eh nung during, you know, your teenage years eh. So, you know, and, you know, yun, umagsak. And, sa Ateneo kasi may maintaining grade ka eh, depending sa course eh. And, I didn't reach that at the end of the year. So, nasipa ako. I was kicked out. And, that was, you know, that was the ano. Oh, those were the days na ano. Those were the days na pinaka dark sa buhay ko. Because ano 'yun eh. Here you were enjoying your ano or being given a taste of, you know, independence. And you didn't know how to handle it. You failed. And you didn't know how to handle failure. Walang nagturo sa'yo nun eh. Wala pagkabata ako. I know a lot of you can relate to this. Mula pagkabata ako, we were brought up to always be or to always pursue perfection. Hindi pwedeng line of 8 ka lang, line of 7. Ano line of 7? Bawal yan. Kailangan line of 8, line of 9. Kailangan laging honor. And, ganun lagi, bawal magkamali. Kailangan alam mo to. Kailangan perfect. And when failure came, I didn't know how to handle that. Kaya sobrang napariwara ko noon. Pero hindi naman sana pariwara na ano, hindi naman ako nag-droga or anything. Actually, hindi nga ako ano eh. Ako yung parang tipong ano, sasabihin nating responsible na pariwara. Kasi I didn't want to harm myself. Ayoko 'yon. I didn't want to compromise my future kahit paano, parang I knew deep inside na parang gusto ko pa ring ano makatapos. I still wanted a good future for myself. Hindi ko lang alam paano i-handle yung emotions nung panahon yun. Wala akong ano noon eh. Wala akong talagang solid na support system nung nangyari yung failure na yun. And I didn't get that support from my ano, from my parents, from my dad. And I can understand naman na ano siya, na disappoint, because of course, you know, ano kay, parang you were supposed to be perfect and but ganto, diba? But ayun, may ano yun, may parang my way of pag-rebel din on is to, you know, play games. Ragnarok, ano ba yung mga uso nun? Tapos, always nasa ano lang lagi, nasa computer shops. Tapos, bihirang umuwi. Actually, hindi bihirang umuwi. Late na umuwi. Bihira na lang umuwi nung nasa FEU na ako. Parang ganun. Pero, yun nga, I tried to... To be continued, next episode.